to. Okay, sagutin na natin agad bago matabunan ano. Katulad ng sabi ko kanina, hindi po kawawasan ang pagkalalaki yung marunong ka sa gawaing bahay. Bakit? Hindi ka naman nakapag-asawa nung una ka agad, di ba? Siguro umidad ka ng less than 25 year old, kumaaga ka ng asawa. Kumbaga umidad ka ng 30, single ka, 40, single ka. So ibig sabihin, ikaw mismo ang bumuno sa sarili mo. Ikaw mismo ang gumawa magluto, magsaing. Kasi kadalasan sa atin pag ganung edad, di ba? Dapat marunong ka na eh. Okay, hindi kabawasan po yun. Hindi po mabawasan ang singkit ng mata ko kung ako ay maglinis ng bahay. Every Thursday po, naglilinis kami ng bahay. Ayaw, balik na naman ako sa scenario ko ha. Pag ako ang naglinis ng bahay, hindi niya gagawin ang paglilinis. Pag siya naglinis, hindi ko rin gagawin ang paglilinis. Pero nagtutulungan minsan kung hindi ako busy sa laptop po. May mga palusot eh. Okay, so hindi po kabawasan yung kaibigang Geffetti mula sa Italy po. Sabi po ni Vera Cruz po, sometimes ang cause ng pagiging batugan ay psychological. Ito yung sinasabi mo pa ulit-ulit kanina, no? Kaibigang Mitch, no? Meaning it comes from depression. Yun nga yun, may mga reason naman talaga na kasi kung depressed kang tao, ang pag-iisip mo sobrang gulo, sobrang walang peace of mind. At lagi kang anxious, lagi kang worried sa buhay mo. So paano pa nga makapag-perform ka sa loob ng bahay kasi hindi ka nga nasa tamang frame of mind. Di ba? So kinoconsider natin yung psychological, yung mental problem natin, it doesn't mean na medyo may problema ka sa utak, kundi hindi mo lang kayang, anong tamang term, kaibigan? Hindi mo lang kayang pagganahin yung utak mo sa mga maliliit na bahay na bagay sa loob ng tahanan. Okay, kaibigang Mitch, meron ka bang komento rito sa sinabi ni Vera Cruz na ang psychological impact ay minsan ito ang reason kung bakit may mga batugan? Or dagdagan ko pa, sabi niya, sometimes it comes from feeling like a boss. Okay, ito na lang. Kaibigan, ikaw magkwento rito. Yung una, yun nga yung psychological na sinasabi siya. Sabi niya, naniniwala ako na mayroong underlying factor yun. Na bakit hindi siya, especially pag natanggal siya sa work, alam mo yon, yung mga ganung ano, mga reason behind. Natanggal siya sa work o may nakaaway siya something na na-touch, na dali yung ego niya. May mga ganung lalaki eh. Na nawawalan na sila ng ano, nawawalan na sila ng courage, nawawalan na sila ng hope na ma-overcome pa nila, especially kung medyo ma-pride ang ating mga boylets, ang mga asawa nating lalaki, ay kung ma-pride na kupo, kailangan nating iluhod dyan para matanggal yan. At ang pride po ay hindi nakakabusog. Yan po ay pwedeng panglaba, ang pagkakaalam ko. So, okay, yung joke. So naniniwala ako dyan sa ganun, na kailangan ang asawang babae ay alerto. Kasi po pag ang lalaki ang na-depress, sorry naman. Talagang down. Kaya dapat alerto tayo, lalo ngayon sa panahon ng mga pandemic na ito na medyo unchallenging ay mentally. So dapat alam natin. Ngayon, yung sinasabi naman niyang isa, ano yung sinabi niyang isa? Parang boss. Feeling boss. Yun nga, sa machismo naman yun, sa pagkakaintindi ko kapatid, na ang feeling boss, kasi nga, I'm a man of the house. Therefore, provider ako, doso gawin mo bilang babae, ang trabahong bahay. Kasi yun nga, kinalakihan natin. Yun ang ating part ng kultura natin, na babae sa bahay, lalaki, magpo-provide. Okay. Akin naman, sa akin naman, wala namang problema, basta ang mga lalaki, kaya magbigay ng katulong para may assistant si Mrs. Mag-provide kayo ng katulong sa bahay para masaya. Diyan kayo hayahay, upo-upo sa rocking chair o higa-higa manood ng movie. Basta bigyan nyo kami ng ano, makakatulong din sa bahay. Okay, basta ko i-challenge ang ating mga viewers. May mga viewers tayo, mga lalaki, mga kaibigan kabaro. Okay, pagtanggol natin ang ating mga sarili, di ba? Okay lang ba sa inyo na tawagin kayo mga batugan? Okay, magbigay kayo ng mga reason nyo kung bakit may mga pinag-uusapang isyong katulad nito na may mga batugang asawang lalaki or di kaya yung mga boyfriend or ano pa man yan. Okay, consider natin yung, sabi ni Sherry din kasi, under desire raw kasi. Isa pa yan sa kultura. Is it a part of our culture, yung under desire, or it's just a colloquial word? Anong tingin mo dyan? Yung under desire?
Yung under desire, merong mga yun nga, yung mga lalaking sobrang magmahal sa asawa na lahat ng desisyon, yung asawang babae na lang nasusunod. Yun naman yun, doon nagmula yung under desire. Kasi nga saya, babae ang nakapalda, of course. Akala so, ko, ang pagkakaintindi ko, yung lalaki laging nasa ilalim ng saya. So yun ang pagkakaintindi ko sa under desire, dahil ang babae ang nagde-decide sa bahay. So kung ang babae ang nagde-decide sa bahay, anong ibig sabihin nun? Hindi na sila gagawa. Hindi nga eh. Actually, pag under desire siya, siya lalong gumagawa sa bahay. Hmm. Hindi yung babae. Kasi nga masusunod yung babae. Yun yung under desire. Yung parang isang sot-sot ni lalaki, takbo si Mr. Ano. Okay. Okay. Okay, si JP Season, meron po siyang ano, meron po siyang comment. Okay. Hindi po ok na matawag na batugan, mas ok ang under desire because it connotes responsibility while batugan depicts irresponsibility. Ang ganda ng pagkasabi ni kaibigan. Ang ganda ng sinabi niya. Okay, okay lang. Si JP Season po. Ang sabi niya rito, na okay lang tawaging ano, under desire, at least responsable kang tao kaysa naman sa batugan na irresponsable ka. Pwede ka gumawa ng book, kaibigan. Ang ganda ng rhyme. So, totoo naman yun, di ba? Kasi takot ka nga eh. Takot yung mga lalaki sa mga ganitong-ganitong mga gawain. Kaya nga, ito kasi, isa pang societal stigma kasi natin ang may problema natin. Kaya yung mga lalaki hindi magawa yung pambabaing gawain sa bahay kasi nga takot dun sa kapitbahay. Di ba? Okay, balik ako sa pinakabata ha. Kung nagbibinata ka at takot kang makita ng mga dalaga na ikaw ay naglalaba, di ba problema niya yon? Magkakaroon siya ng problema sa katawan niya. Baka sabihin, ay, ano ba to? Medyo, ano ba to? Mayroong problema sa kanyang sexuality. Di ba mga usually? Ganun kasi sa kultura natin. Yung societal stigma natin, malaking palo yan doon sa growing up ng isang tao. Di ba? Halimbawa, ikaw, dala-dala ka ng binatilyo ka, dalang-dala ka ng, di ba sa probinsya, uso yung palanggana? Naabutan mo ba yung yerong palanggana? Yung parang gawa sa yero? Yes, oo. Hanggang ngayon meron pa rin ah. Kasi alam, wala kaming ganon nung bata po ako. Matanda na po ako mga kaibigan. Pero wala kaming gawang yero kasi mahal yon. Plastic lang yung sa amin. Yung plastic na palanggana. Dala-dala mo yung papunta ng ilog. Anong sasabihin sa'yo ng mga babae? Uy, next nito, maglalaro na to ng dal. Yun nga yun. Yun nga yung hesitant ng isang lalaki para gawin ang mga bagay to. Which is dapat, bata ka pa, tinuturoan ka dapat ng magulang mo paano maging responsable sa personal mong pangangailangan. Yeah, at saka sa loob ng tahanan. Hindi po ito nakakasira. Sa uulitin ko po. Kaya yung mga anak nyo ngayon, may anak kayong lalaki, turuan nyo maghugas ng plato yan. Kaysa mag-mobile legend yan. Turuan nyo na tawag nito, ano pang gawain? Magluto, magsaing. Maraming 12-year-old ngayon na bata, hindi marunong magsaing. Madali po magsaing ngayon. Alam bakit? Isasalang mo na lang yung rice cooker, di ba? Yung time ko noon, kailangan ko pa magsibak ng kahoy. Para po may panggatong doon sa abuhan. Abuhan po ang tawag namin. Hindi ko alam sa inyo anong tawag sa inyo, kaibigang Mitch. Nung kayo ay nasa Pilipinas, nung kabataan pa ano. Pero ibig kong sabihin, naturuan na kami paano manggulay, magtanim ng gulay. Naturuan na kami paano mag-igib ng tubig. Sobrang hirap po noon. Kaya po ako maliit na tao dahil ang igiban namin ay yung nasa kabilang pangpang pa. Tapos may kariton kaming ano, kahoy. Kakarga namin yung mga container, iaahon mo pa, iaakyat mo ba? Sobrang hirap, pero ngayon po mga kaibigan, hindi ko talaga maisip kung bakit marami pang tamad na madali naman gawin ang mga bagay ngayon. Diba? Nasa technology tayo. Sa bahay, may remote control ka. Bakit hindi mo pa, iutos mo pa sa asawa mo na buksan ang TV? May remote control naman. Mayroon naman kayong ano, tawag nito. Bakit sasabihin mo pa sa asawa mo, pakiabutan mo nga ako ng tubig. Ang lapit-lapit mo lang sa fridge nyo. Di ba? Paabutan mo ako ng pagkain, eh kaya mo namang abutin. Pakilabhan mo yung ano, kaya mo naman naglaba yung medyas ko. Di ba? Maraming mga bagay na dapat na nakikita ito ng lalaki sa loob ng tahanan na dapat hindi maging burden ito, additional burden doon sa asawa niyong lalaki. Diba? Yun ang sinasabi natin. Tuloy natin, kaibigan Mitch.
Yun, okay. So sa mga kaibigan po natin gustong mag-share ng kanilang opinion sa mga side ng mga lalaki po, welcome po sa atin yan. Isa pa kaibigan Mitch na pag-usapan natin sa kultura ng Pilipino, no? Yung procrastination, yung pinagpapaliban. Okay, can you explain that? Yun nga, isa rin yan sa sinyales ng tamad. Na mahilig mang, mamaya na, anuin ko muna to. O bukas na, kasi may rami naman ng time. Mm-hmm. Alam mo yon, isa na siya sa sinyalis na talagang tamad siya dahil ina-avoid niya yung mga work na ganon or mga responsibilities na ganon. Mm-hmm. Which is, dapat alisin natin yon. Again, it's part of our culture, the manana habit. Mm-hmm. Yan yung mahilig na mamaya na, bukas na, sa susunod na, kasi may time pa. So, yun, isang ano, sintomas ng isang tamad, yun, mahilig magmamaya na kasi nga mayroon pa siyang mga binubutinting na mga bagay. So, naglalaro. Procrastination. Lalaro. Yan, actually, yun ang number one ano ngayon ng mga tao. Yung, mm-hmm. yung ML na yan, ML forever. Yan. Talagang yan ang kinikinita nilang laging parang mas importante sa lahat kaysa gawin yung mga bagay na dapat maging progressive siya. So, yun ang aking masishare dyan. Sign okay. ng isang tamad yan. Okay. So, totoo yung kaibigan ano, na karamihan sa mga asawang lalaki ngayon nakahawak ng remote control. Alam bakit? Nanonood. Nanood ng TV, ng sport, hindi po masama yun kasi part mo yan ng ano mo, yung pagre-relax, pag-unwind mo. Pero kung pagkamulat mo na lang, late na matulog sa panunood, naglaro, di ba? Tapos late magising, tapos ito lahat, hindi na po yan maganda. Nakakasira na po yan ng relasyon. Totoo, di ba? Nakababad ka na lang sa mga bagay. Oo, na kasi unang-una, dapat yun yung gagawin mong oras na, alam mo yung meaningful time with your family. O, kumustahin mo yung mga anak mo. Baka ano na, nag-ML na kayo lahat dyan. Alam mo yun, wala na talagang sinasabi nilang quality time na dapat suppose yun yung solusyon sa mga depression. Alam mo yung mga na mental illness ngayon, mm-hmm. is to have someone, talk to someone, ganon, na may human interaction. Kasi number one, magandang therapy yun sa mga mm-hmm. mental illnesses na nag-i-exist sa panahon natin ngayon ng pandemic. Yung mm-hmm. human interaction. Kasi baka meron siyang mga bagay na sa loobin na wala siyang masabihan kundi nilalabas lang niya sa kakapatay sa ML. Patay ng sa ML. Doon niya nilalabas yung mga ano niya. Maybe you need to talk to them. Alam mo yon, lalo sa mga anak mo. Kasi yan ang mga generation ngayon na mga bata is dapat na nasa labas pero mas gugustuhin ang nasa loob dahil dyan sa mga gadgets at sa mga online na kung ano-ano. So maybe talk to them para malaman mo rin ano talaga ang nangyayari sa loob-loob ng mga anak mo at gayon na rin sa asawa mo. Ayan. Okay, may comment ulit si JP. JP, salamat ha. Okay, itong sabi niya. I was born early 1980s. Bata pa to. Matanda ako ng 10 years sa'yo, friend. At maraming naituro na gawaing bahay ng nanay ko sa akin, lalo na pag malapit na mag-sunset. Turning tuwing Friday. Pero I come to realize marami pa akong hindi alam sa bahay kaya siguro late na ako nakapag-asawa. Hindi ka pa late kasi kung mayroong late, ako yung pinaka-late. 38-year-old ako nag-asawa pero mukhang 28 lang. Tingnan mo naman. Joke. Okay. Nagpa-up na sa singit. Okay. So, yun niya. May 1980s siya pinanganak. So, ibig sabihin nito, ang panahon noon hindi pa ganun ka yung technology hindi pa ganun ka ano bang sabi natin, hindi pa nag-boom ng sobra-sobra. Ano? So ibig sabihin, at least meron pa yung mama niya, naturoan pa siya ng mga bagay-bagay, anong dapat niyang gawin, lalo na pag Friday ng gabi, bago mag-sunset. Ano? So thank you with that, kaibigan. Tawag nito kasi, mayroon din kasi mga cases din na pag naburo ka rin sa bahay, alam mo yung kaibigang Mitch, magbigay lang tayo ng ano doon, sidetrack doon sa mga tao, na may mga nanay kasi sa loob ng tahanan na yung mga anak na sobrahan ng trabaho din. Yung developing age nila, yung growing up nila, alam mo yon, na inasa na yung pagpapalaki ng bata. Mayroon kasi mga magkakapatid ng ganun eh. Hindi ko naranasan mag-alaga ng kapatid, bagamat marami kami kasi pang-anim ako eh. So, mayroong mga ako nakikita doon at age of 8, 12, 10, nakapitbahay namin, sila yung kumakarga ng bata.
Asan ang nanay? Nagmamadyong. Saan yung nanay? Nandoon sa tunggaan. Nasaan yung mamay? Nagsasalamangka. Salamangka? Yung, anong tawag doon? Hindi ko alam naman. Nagka-cards ba? Oo, kaka-cards. Salamangka. Salamangka na yun, di ba? Magic ata yun. Sorry. Ayun nga. Isa rin yun, nasobrahan naman ang ano, nasobrahan naman ang pagbigay ng responsibility sa mga anak. Yun din, isa rin naman dapat na isipin yun ng parents, ng nanay at tatay, na pag nag-anak naman kayo, yung kaya niyong alagaan, hindi yung hagdan-hagdang pala yan. Hmm. Na talagang, kasi inaasa niyo na may mga older siblings naman, so ibibigay niyo na lang sa kanila responsibilities, which is wrong. Lalo na yung mga ano, developing period stage. Or developing stage ng bata, na kung saan hanggang 7 years old lang yon. So kung anong tinanim doon within that 7 years, ayon ang magiging personality ng batang yon. Napakahalaga na meron siya talagang direct na pag-aaruga sa bata na kanyang ina. Na kaya nga, make it sure naman na pag naglabas ka, alagaan mo talaga. Hindi pwedeng hala lang ng hala na dahil sa kagustuhan ng tinatawag na laman. So hindi, isipin natin ang responsibilidad bilang magulang para lahat ng mga anak natin ay nabibigyan natin ng mga yung right stages ng buhay. Diba? Yung infancy, tapos toddler, tapos papasok na yung mga adolescent at saka yung adult. Dapat bigyan natin sila ng stage ng ganun na so saan may experience sila na bilang tao sila. Oo, yung hindi tipong 12-year-old ka para ka ng tatay o nanay sa loob ng tahanan. Yun, kasi nga overload, work overload, yung responsibility overload ang tawag doon na kawawa yung mga bata. Yung isa yung sa reason kung bakit merong delayed na makapag-aasawa rin. Kaya ako nababanggit, lalo yung mga babae natin. Oh, totoo yun, kasi may mga kakilala kong ganyan na yung, di ba, kumbaga yung parang 20 years old, ayaw niya mag-asawa. Bakit? Kasi naranas siya mag-alaga ng mga kapatid niya. At para sa kanya, syempre, di ba, parang torture yung hindi niya na-enjoy yung stage niya ng pagiging teen siguro. Alam mo yun? So, mga magulang, talaga naman magpakamagulang naman tayo. Kasi mahalaga rin na ang anak natin ay maranasan natin na nag-enjoy sila talaga sa buhay na kasama natin. Kasi pagdating ng mga ganyang 20, paano palipad na yan eh. Pa-fly away na po. Mayroong sariling mundo na yan. Okay. Ito si, bumalik. JP again, ang sipag ni JP, tsaka Sherlyn. Okay. Sabi ni, basahin ko muna si Sherlyn. Sabi ni Sherlyn, dito sa panahon po ngayon kapag ang mga kalalakihan ay gumagawa ng mga... Okay, ito. Tuloy ko. Akala ko parehas. Sa panahon po ngayon, kapag ang mga kalalakihan ay gumagawa ng mga gawaing bahay, sila ngayon ang mas titingnan ng mga dalaga na mabuting mapangasawa kasi nakikita na nila ang magtutulungan sila. Ang ganda. Correct. Okay, yung mga girls dyan, dapat hindi puro abs lang ang inaabangan nyo sa mga lalaki. Tingnan nyo rin kung gaano sila kasipag. Huwag nyo abangan yung singkit, di ba? Oo, totoo yun. Dapat ang mga babae ngayon, wise na kayo na ano ang karakter o ano ang lalaki sa loob ng bahay. Kasi napakahalaga dahil yan ay makakasama mo sa loob ng bahay. So dapat alam mo yung ugali niya. Kasi dun pa lang makikita mo, sa akin ha, Ferds, dun pa lang makikita mo na ang lalaki kung anong karakter o attitude o behavior niya sa loob ng bahay na mag-ano pa lang kayo, yung boyfriend pa lang kayo or something like that. Ay, pag makikita mo na pag hila-hilata yan dyan or may maya-maya na or ayaw gumawa ng kasi sa kanila awkward, ay, 90% ganyan siya pag napangasawa mo. Tamad yan. Okay. Yung tibong himas ng himas lang, lalaki, kapitbahay nyo, himas ng himas ng manok. Tapos mamahalin mo. Ito nga yung problema eh. Yung mga, yung naghahanap ng mapapangasawa, magiging boyfriend o girlfriend, sobrang mahal nila ang tao na kahit tamad. Ay di magsama-sama na kayo. Di ba? Kain na lang kayo ng popcorn lagi. Kasi hindi talaga magtatrabaho yan kasi minahal mo siya. Okay pa rin, Ferds. Para sa akin, positive pa rin. Bakit? Basta mag-provide siya ng katulong ulit. Mag-provide ka. Yung mga bagay na hindi mo magawa, i-provide mo. So kung hiyahayay yung gusto mo, aba, lakihan mo sahod mo para may katulong tayo sa bahay. Ganun lang. Okay. Ito, basahin ko kay JP ulit. Sabi ni JP, I agree with you, Brother Ferds. May mga bata na na-deprived ng kanilang childhood kaya I believe what is lacking
is our society, with our society, is the proper moral orientation before having a family of your own. Tama siya. Diba? Kasi kung halimbawa, sa lupa lang ng tahanan, balik ako ulit sa basic, marunong ka na magsaing, bata ka pa, 6-year-old ka pa. Siyempre, marunong ka talaga paglaki mo. Marunong ka. Nade-develop kasi yung pagiging, ba't ko pa Englishin? Yung masipag, hirap pala ako sa English, sinaganap ako ng English. Patawa talaga to, singkit eh. Tawag nito. Oo, paggawi mo na ang gawaing bahay, hindi na mahirap para sa'yo. Kahit pumunta ka sa ibang bansa. Alam niyo mga kaibigan, hindi kasi lahat ng oras kasama mo si mama, hindi lahat ng oras kasama mo si ate, hindi lahat ng oras kasama mo si missis. Alam pa paano kung napunta ka sa ibang bansa? Hindi ka marunong magluto. Ang alam mo lang na klaseng pagluluto yung ginagano ng, alam mo yon, yung tubig, ipinapatong sa hinugasang bigas, ipatong yung tubig kung gaano kalalim, ilalalim mo yung daliri mo sa bigas, kung gaano kalalim, iaangat mo, ipapatong mo yon. Di ba? Mayroong mga nagsasaing na pabukal yung tubig, ilalaglag nila yung bigas. Ay, hindi ko alam yun. Hindi ko alam yun. Yung malakihan, yung kasalan, yung mga piyesta sa Pilipinas, nagbubukal ng tubig yon sa malaking... Kaldero. Kaldero. Hindi kaldero ang tawag nung kasi malaki. Kawali. Ano ba? Kawa. Kaw... Para sa mga ano? Para sa pa-piesta? Pa-piesta? Oo, piesta nga. Ayan, nakikita ko bumubukal ang tubig at tapos nilalagyag yung kalating sakong bigas. Exaggerated. Okay, meron. Hindi ko alam yun kasi sobrang laki nun. Yung kaya ko lang, yung mga pasalok-salok sa ilalim at saka pa-rice cooker. Pero ang ibig ko sabihin, yung responsibility na alam mo yun. Alam mo magsiga. May mga lalaking hindi nga alam magsiga. Pero isa pang problema ko inaming con-air, hindi po ako marunong sa carpentry. Kaya, ano kaya yan? Yung pokpok. Carpentry, yung magpokpok. Kasi ang daliri ko po ganito po mga kay. Pakita ko, hindi ako nahiya. Ang daliri ko ito ay twin. Kambal. Pag humawak ito ng pako, ipakita sa iyo. Pag humawak ko ng pako, alin ang tuto ko? Di ba ito? Pero ang papa ko marunong gumawa ng bahay. Ang kuya ko marunong maggawa ng bahay. Ako lang hindi marunong sa carpentry. Kasi okay. Dahil sa daliri ko. Kasi ayoko mapukpok. So, hindi ko alam talaga. Hindi ko naaral yan. So, yun lang weakness ko. Hindi ako marunong sa mga issue yan. Pero katulad ng sabi mo, ipoprovide ko. Kung may sira ang bahay, hahanap ako ng tagaayo. Correct. Ganun lang. Kasi hindi ko alam eh. Wala na magpakadulbahasa na mapukpok yung daliri ko. Sakit nun, daliri. Di ba? Okay. Ito lang. Nating nobody's perfect. Lang. Okay. Okay. Ito sabi pa ni Vera Cruz, hindi mo naman agad nalaman kung tamad ang partner mo unless na magkasama ko sa isang bubong. Saan ayon ka ba rito? Sa aking opinion, pwede rin po kasi nga kikilalanin mo siya. Of course, part ng pagkilala mo sa kanya, pumupunta ka, bumibisita ka sa bahay nila. Kahit pa sabihin hindi kayo boyfriend, mas maiging ang friend mo. Kasi pag friend, buyang-yang sa karakter niya talaga, hindi mag pretend, 'di ba? So pag friend mo, alam mo na pag inutusan ng nanay sa loob ng bahay na ano ba Pedro, ano ba, hindi mo pa rin bagagawin maghugas ng plato. Mamaya nanay, parang ganoon, alam mo 'yon? Kikita mo na agad, makikita mo bilang kaibigan. Kasi mayroong mga lalaki. Napakitang tao rin eh. Vice versa, sa mga babae rin, pagpunta mo ng bahay nila, ang sipag-sipag tumutulong sa mama, pero pagkaalis mo, bumalik uli doon sa kanyang upuan. Ano yan? Yung stage na medyo ano na kayo, yung lover na kayo. Pero okay. Pag barkada mo nga, okay. Pag barkada mo hindi magpe-pretend. Labas ang ano yan. Kung tumawa na labas ng alamala, yun. Kaya nga kailangan, kaibigan mo muna ang asawa mo. Kasi sa kaibigan, hindi siya magpe-pretend. Lahat bulgar. Kasi kaibigan mo. Pero, yun na nga, pag nag-move na kayo sa next level, ando na yung syempre na na kilala mo na siya. So, alam mo na siya. So, yun. Ano yung asawa ko? Hindi kami naging friend. Kasi, ako harabas ako manligaw eh. Di ba? Pero maswerte lang ako kasi kahit hindi kami nagkaroon ng mahabang friendship nitong asawa ko, ay parehas kami independent. Ang dami namin pinagkakasunduan. Maniwala kayo sa akin. At saka hindi lang yun. Iisa yung belief nyo. Napakahalaga po nun. Iisa yung belief. Mahilig kami sa ministry, mahilig kami tumawa, kaya parehas kami makulit, makausap nyo, makilala nyo yung asawa ko. Ang kulit nito, mas makulit sa akin. Puro nito hagik-hik ang tawa. Ay, hagik-hik lagi.
Okay, sabi ni Jason ay ni JP. Okay, si Sherilyn muna. Sabi ni Sherilyn, okay, kaibigang Vera, naniniwala naman ako doon na minsan may mga taong namimeke. Hindi pinapakitang natural, not unless makasama mo sa bahay. Yun na nga, lumitaw. Kahit nga yung nagsipag-sipagan, ay pagdating ng totoong realidad, inasa na sa'yo lahat ng gawain. Mayroon mga ugaling bumabangon, nagkakaroon ng yung mga, dahil sa mga circumstances, mamaya, pag-usapan pa natin yan. So sabi ni Sherilyn dito, pag malaking handaan, yun kasi para hindi mahilaw yung kanin. Ah, okay, yung sa kawan, yung pinabubukal. Nakikita ko po yun. Thank you, Sherilyn. Kasi laking ano ako eh. Laging bato. Ito, JP, Jesus sabi niya, parehas tayo, Brother Ferds, hindi rin ako marunong sa carpentry. Kaya same method, hanap ng laborer. Kasi meron naman malalaki, hindi magamay doon. Okay, Sherry Lunel, carpentry Kuya Ferds, magaling ako dyan, hindi naman sa pagyayabang. Oh, marami marunong mga babaeng magkumpuni sa loob ng bahay. Okay, marami akong nakikita niyan, astig ang tawag nun sa mga babae. Kahit yung mga babae magaling mag-drive ng sasakyan, naastigan ako. Isa pang tip sa inyo, dito sa Switzerland po, yung mga trams, kahit yung trams at saka yung train, nakikita ko mga babae ang drivers. Astig, di ba? Mga babaeng totoo talaga. Pag bumababa sila ng train, nakikita ko sa mga pag nag-aabang ka, bumababa. Ay, babae pala tong driver. Astig. Ang train dito po, ang haba. Mula po sa rotonda hanggang halos Villamor ang haba. Ang haba ng train dito, ilang bagon yun. So, biroon, babae pala ang nagda-drive. Ang tram dito, ang hahaba din. Doblihin pa yung haba ng pinakamahabang bus natin dyan. Tram pa lang dito yun, hindi yung bus. Babae rin. Piloto, babae, di ba? So, mayroong mga kakayahan ng mababae na minsan hindi na-equate ng mga kalalakihan. Di ba? So, mas maganda sana kung ang lalaki, mas maraming alam kaysa lalaki ay sa babae. Alright. So, tuloy tayo. Bago tayo lumipat doon sa mga biblical concept natin pagdating po sa mga bagay-bagay na to. Kasi mas mabigat yung sinasabi ng Bible eh. Mamaya, natatakot ako. Kaya, mga kaibigan, hinuli ko to. Kasi para, maano nyo, para kung masakit man to, hindi ako nagsabi nito ang Bible. Okay, ito paraan paano natin po ma-motivate ang mga asawang lalaki o partner niyo na tamad sa loob ng bahay. Isa dito yung sinasabi sa atin na kailangan i-fulfill ng mga asawa na hero ang asawa niyo, heroes, 'di ba? Bakit? Sabihin mo sa kanila, alam mo love, ako kasi hindi romantiko sa mga ganyan eh. Para bang sasabihin mo sa asawang lalaki mo, alam mo, ikaw lang talaga ang naasahan ko sa ganito. Parang ipupush mo siya na siya ang bida. Di ba? Kung wala ka, talagang hindi ko ito magagawa. Yung parang ganun. Kasi gusto ng mga lalaking, mga uto-uto. Pinipraise. Gusto na lalaki. Pinipraise, hindi uto-uto. Kundi gusto nilang nililift up sila ng mga pinupush up sila ng mga kanilang asawa. Pero, so, gawin mo silang hero ka dyan, kaibigan. Aking mahal, dahil ikaw nagkumpuni, ikaw naglaba, dahil kung wala ka, wala, hindi ko ito matatapos. Parang ilagay mo sa pedestal kung minsan, di ba, yung mga lalaki, dapat mga babae na sa pedestal, pero sige na lang, parang superman, sila. Okay, pangalawa dyan na pwede natin masabi, matulungan natin mga asawang babae, paano i-motivate nilang asawang lalaki, ay parang i-let go nila yung threatening attitude na mga yon. Parang sabihin nila, okay, grown up men ka na. So, kailangan magkaroon ka naman ng counting initiative. Diba, yung sinasabi mo kanina, dapat meron kang accountability, responsibility. Mama ka na nga eh. Meron na nga tayong anak eh. Ugaling bata ka pa rin. Parang ganun, parang wala kang alam ng mga bagay-bagay. Hindi mo naman kailangan malaman lahat kasi walang ganun. Katulad ng sinabi ko, hindi ko alam lahat ng gawaing lalaki, di ba? So, yung kung ano lang ang bagay na sa tingin mo, na kaya mo, huwag mo na pagdudahan ang sarili mo. Gawin mo na. Di ba? Oo. At saka yun na nga, magkaroon ka ng sense of purpose. Mm-hmm. When you wake up, praise God, you're awake. Mm-hmm. Ba't nabuhay ka? Mm-hmm. O, make something na magiging ka rin, productive for the day. Mm-hmm. Huwag ka lang nakafocus sa MLML. Alam mo yun? Kasi ang ML, magbibigay pa sa'yo ng obesity yan, diabetes, hypertension, kasi maghapong nakaupo. Mm-hmm. So, maging productive ka, galaw-galaw, we are living machine po.
At ang living machine po ay dapat gumagalaw. Hindi po tayo intended na maging maging stagnant for more than 2 hours. Yeah, we can rest. Mm-hmm. That's normal part of ano human being, mag-rest. But not totally the whole day rest, okay? Two hours is enough, and then you need to move and stand and make a plan for the whole day. Pagising mo, di ba? Iba naman. Kasi kung kahapon